Ito nga pala yung unang biyahe ko dito sa Rosino. Yan nga lang pala yung load ko. Isang piraso papunta ng Alberta. And nahirapan niya ako sa mga araw na to dahil nga bumabagyo pa. Summer na yan pero grabe lakas ng ulan. Mainit na pero foggy pa rin. And grabe muntik nang tumaob yung truck ko dahil sa lakas ng hangin. And sa yung hangin tumama sa side ng trailer. And umangat eh pero unti lang naman. Dahil yun nga lang yung karga ko. Tapos ang lakas na hangin umabot ng 50. Tapos sa side siya tumama. Sa una mahirap dahil galing ako sa flatbed. Pero ngayon unti-unti ko na nagagamay at ine-enjoy ko. Ang importante naman sa trabaho yung ine-enjoy mo yung ginagawa mo eh. Diba? At ito ang mga sumunod na nangyari sa mga araw ko dito sa Rosin. Mag-focus ka. So yun guys, nandito nga pala ako sa yard. Ayan. Kinuha ko lang yung bills ng ating... Nakikita niyo ba yung sapatos kong bago? Ito yung yard niya pala na bago kong pisina. Napakagaan na ng karga ko. Yan lang oh. Tatlong piraso lang oh. Pipicture muna. Yan lang. Ayan, nilalagay niya ng extra para hindi umatras. Dahil dalawang piraso lang eh. Tapos ito lang yung karga ko. Yun yung nag-ano sa akin, nag-road test sa akin nung nag-apply ako dito siya. Ngayon, nagpalit na siya eh. Forklift operator siya na lang nagmamanage nito mga lugda kami oh. Mas marami pa to pag umaga hanggang dito. Eh, ubos na eh. So, ayan guys. Late na ako umalis. Ayan yung company namin, dyan ako dumaan. Nandun yung office namin. Ayan yung isang ako nagko-contractor dito. Ayan yung truck ko ngayon, nagamit. Bago lang siya. Pero hindi siya yung totally bago. 200,000 pala yung tinatakbo niya. Ayan yung trailer ko. Ganto kalaki yung yard namin hanggang dito. Paganyan. Ayan. Tapos ito yung ano, trailer ko na ihuk. Late na ako umalis. Kaya dapat kanina pa ako nakaalis. Pero... Yan, okay lang yun, hindi naman ako nagmamali dahil bukas day off na, Sabado, Linggo, day off ko, Monday na ulit. And okay naman ang biyahe dito. Today go home tayo. Guys, yan o. Lagi tayo na sa bahay tuwing umaga. Ang biyahe ko dito mula gabi, alas 7 ng gabi ako nag-i-start. Pwede naman mas maaga pa pero nakakatamad pa sobrang aga eh. Kaya ang ginagawa ko, maalis ako ng alas 7. Ngayon mag-alas 7 na, 6:55 PM yan o. Kita nyo. And yun, gabi na umalis. Meron kasama dito, dalawa lang kami dito eh. Na panggabi. Yung isa, tumatakbo na mga 6:30, wala na siya. Ako, mga 7 ako eh. Yun talaga. And hindi naman ako nagmamadali kaya all good lang naman. Yan, i-atras ko lang siya. I-abanti ko para ma-check ko yung mga ilaw niya. And yun, thank you nga pala kay My Loves dahil sa sapatos natin dito. Manas! Meron pala akong ano dito. Yan. Alimutan ko. But hindi ko na... Ilang beses ko na nararun overrun yan eh. Yung parang karakala mo nadaan ako sa Hams eh. Nakakalimutan ko palagi. Ayan, ang ganda ng mga trailer. Halos karamihan ng trailer nila bago. Yung truck nila okay. Wala. Ang kagandaan dito wala silang pakialam sa driver. Basta bumiyahe ka bigyan nila ng load. Kung ayaw mo bumiyahe, ayos lang din. Yun ang kagandahan dito. Hindi ka... Wala nang tawag-tawag, puro text lang. Tapos tatawag mo sila. Ayaw nila ng how are you? Kailangan dire-diretso na. Dito sa trabaho na to, mas maahasa ang pag-atras ko. Yung atras ko ng isang trailer sa docking area kasi B-train eh. Nung sumampa talaga ako dito, nahirapan talaga ako mag-atras. Lalo na nung nag-road test ako. Eh, naintindihan naman nung lalaki na nag-road test sa akin yung kanina na yun nga na bago pa ako hindi talaga ako gumagamit ng gantong trailer kaya ayun natin kung aangat yun ang mga trailer yun naintindihan naman nung nag-road test sa akin na hindi talaga ako sanay mag-atras ng ganto ng close one. Ah, supply ako, gumater ako. Supply ako sa atras. Eh, B-train ang gamit ko eh. Eh, 5 years ako nag-B-train. Ganun eh. Kaya, nakapag-ganti naman ako sa trappers. Pero, yun nga. Hindi ka, pag hindi mo siya madalas ginagamit, ang hirap gamitin. Yun. Pero hindi ka tulad ng B-train, kahit anong klaseng atrasan yan, basta kaya ng trailer ipasok, basta kasya yung trailer, kaya ko yung atras kahit anong klase, basta B-train.
Kahit anong itsura ng atrasan, basta kasya ang trailer, kaya ko. Pero pag ganito, inamin ko naman, ilang beses ako gumater, kala munti pa ako masabugan ng gulong eh. Dahil gumater. Yung road test ko, gumater ako, angat talaga yung trailer eh. Ayun yun, naiintindihan naman daw niya na hindi ako gumagamit na ng gantong trailer. Ayun. Salamat naman at binasa niya ako. So yun guys, ito nga pala yung pangalawang biyahe ko ngayong linggo. Ito nga pala yung hook natin siya. Dahil yung trailer na i-hook ko galing dito na trailer eh, hindi ma-hook ng isang driver. Kaya ngayon ay flat deck muna tayo and walang problema sa atin yan. Siguro yung ano, yung isang hook walang knowledge sa flat deck or wala siyang ganon. Yung ito yan. Wala siyang ganyan bar para higpitan tong mga to. Kaya yun, all good sa naman, wala namang problema sa akin yan dahil galing tayo sa B-train eh. Diba? Ang init ngayon pala dito guys, umabot ng positive 38 oh. Grabe init, sobrang init ngayon. Tapos yung isang driver na kasabay ko, ang isang hook naman niya, ano lang, yung maikli. Tapos yung isa na ibang company, yun yung nakipag-switch ako dito, yan. So ito dapat i-hook niya eh. Kasi wala ata siyang bar. Tag test! Yan, ito nga pala ang ating load. Mga fence siya. Yan, si-check natin to. Oh, na-miss ko mag-flatbed ah. Na-miss ko. Yan. Walang problema to. Basic load lang pala to eh. Oh, basic load. Basic. Naka-secure naman na, kaso balik ko na to. So yun guys, talagang yung flatbed, ayaw akong layuan. Talagang lagi nagpapaalala na huwag mo akong kalimutan. Bumalik ka na. Pero hindi ko lang alam guys kung may extra bayad kasi hindi naman ako nag-secure. Secure na siya eh. I-deliver ko lang to sa Medicine Hat, Alberta. Kaya dinuho ko lang yung glad na tangkin. Yun lang, wala lang. Wala nang i-deliver pa. Ayan o. Check natin. Ah, naka kami sumakit sa ano ah. Sa ibabaw ng deck ah. Ayan. Okay naman yung securement niya. Itong pinamaangas sa securement. Hindi namin naiisip to dati. Kasi ang bigat na ito. Promise, kunyari box. Kasi yung box, talagang dinadirect namin dun sa loob yung strap dito sa ibabaw ng box. Pero ito, nilagyan nila ng paleta para hindi talaga masira. Bigat kasi itong paleta na to. Siguro mga nasa 15 kilos yan, bubuhati mo pa eh. Nag-secure ka na, nag-tarp ka na, tapos bubuhat ka pa ng paleta, di ba? Nakakapagod yun, kaya dinadiretso namin sa ano. Pero angas oh, kakapaleta. Tinanaw yan, okay naman. Hello ka. Sakto naman yung dalawa, dito apat. Sakto may strap. Okay din yung nag-secure na ito. Yan, nag-freight up lang ako. Sabay, babiyahin na ako ng pa Medicine Hat dahil ang oras natin ngayon is 6:40. And alas 7, kailangan nakaalis na ako para maaga akong makabalik. Yun yung target ko. Pwede akong malis na maaga katulad ng ginagawa ng isang driver. Dahil yung isang driver, umaalis ng 6:30 or 6:20, nakaalis na siya. Pupunta siya dito ng alas 5 pa lang. Eh ako, hindi ako nagmamadali. Mas maganda na mag-spend ng oras sa bahay kesa dito. Kasi bayad kami. Bayad kami. Kaya habang nag-aantay. At malaki ang per hour namin. Dahil yun ang kagandahan dito. Dahil hindi kami ano eh. Mga experienceado na kami. Mga hire kami sa ibang company. Kaya malaki ang bigay ng per hour namin. At
bayad kami. Tulad nito, gago ko, chill-chill lang ako, bayad ko. Pagpasok ko pa lang dun sa gate, yung gate na yon, bayad na ako dun. Yung entrance dun, bayad na yun, nakagandahan dito sa Rosino. Hindi sila maikot sa oras. Ang galing nito. Ganto ko kaya to, no? Habang tumatakbo, no? Pero mas maangas. Kaya i-check lang natin, pre-trip lang natin yung mga ilaw ng trailer. Ayan. Grabe na, nakakamiss ano na to. Ito, isa rin to sa chine-check ng ano namin, mga driver dito kasi lagi ko pupunta sa Alberta, kailangan sure ball na updated dyan. O hindi, matitikitan kayo. Matitikitan ako. Taos oh. Grabe taos oh. Grabe taos oh. Grabe taos na ito. Grabe ah. Ngayon lang ako naka... Ngayon lang ako naka ano yung trailer ng ganito kataos oh. Grabe. Dati sa Kelsey, mababa lang yung flatbed namin eh. Kaya kung akyatin nang hindi gumagamit ng hagdan nito, hindi ko kakayahan ito. Yung isa, sobrang ikli ng trailer eh. Parang kalahati lang ng 53 ang trailer niya eh. Tatlo kasi kami dito, isang driver ng contractor, ibang company, tapos dalawang Rosino na panggamay. Tatlo lang kami. Kaya, swerte ako, isa ako sa swerte na natanggap dito. Wala na, hindi na sila hiring. Kaya ako nga pala ang kauna-unahang Pilipino dito sa company namin ngayon. Walang ibang Pilipino dito, karamihan dito. Tawag dito, mga Indiano. And close ko mga Indiano, mga puti dito, mga pangit ang ugali. Hindi sila pwede. Ito, yan, check natin. Ano ba meron dito? Ah, dito pala nilagay strap. Ayan, mga binders, chain. Kagandahan dito, hindi sila nag-hook ng sobrang dami, no? Yan lang hook nila. Ay, load nila. Mas wala na. Diba? Ayan na. Paano ba to? Ride. Ah, yun pala yun. Bumababa, diba? Ito, hindi ko alam to. Kaya to. Ay, kids lang pala to. Kala ko kung ano. Ayan, nalagyan sa mata. Ano to? Ah, lock. Hindi ako marunong gumamit. Ito, wala kaming ganito eh. Pero yung sa trailer na yun, madaling i-adjust yung fifth wheel nun eh. Pero ito, parang hirap to. Ayan o. Oh. Na-adjust. Lock pala yun. Turun natin, mamaya matanggal eh, no? Ay, martilyo ko. Ayan, meron palang Pilipino dito, pero cleaner sila, mag-asawa dito sa loob pang gabi. Pero minsan ko lang sila nakikita eh. Ayan dito, na-driver, ako ang kauna-unahang Pilipino. Wala akong nakita. Yan sa pangumaga, puro Indiano. Puti yan. Puro gutter ang gumamit na ito. Kaya lagi i-check yung, kung magiging driver kayo, lagi i-check yung paligid kasi kung may ano ba, damage. Lang, taas ng airbag oh. Grabe airbag to oh. Ito yung airbag na yun ah. Yan. Kaya titignan nyo lagi yung lock. Yun, yung lock na yan. Kailangan yung tignan yan. Marami na natanggalan yan. Dahil hindi sila naka, hindi sila aware. Yung sa kasi hindi mo mapapansin, liit lang eh. Yan, ilaw. Ilaw natin. Ayan natin. Gumagana ba? Gumagana yung signal light. May automatic check light to eh. Yan, tail light. Naka tail light lang. Pati yun doon. Yan, nag-brake siya. Nag-brake. Okay. Yan, nagpalit din pala ng... Nagpalit din pala ng trailer yung kasabay ko. Nandun. So, nagamit ko nga palang pang vlog yung cellphone na issue sa amin. Dahil may issue kaming cellphone eh. At yun ang ginagamit ko sa pagbablog. Sa pagbablog ko minsan ito.
cellphone na to. Kasi ayoko magdala ng marami kasi ang hirap pag may dala kang marami. Dahil wala naman kaming tulugan. Day cab lang, upuan lang. Pag marami kang dala, sa gabal na. Parang ang dami mong bit-bit. Ang dami mong makakalimutan, ganyan. Kaya ang ginawa ko, ito ang cellphone na to ginagamit ko. Issue sa amin to, ilag namin to. Cellphone na rin, inuwi ko. Pati yung susi ng truck, inuwi ko. Lahat ng inisyo sa amin, inuwi ko. Pero hindi sa akin to. Ano lang to, pinahiram lang. Ito pala yung truck ko. Bago na rin to. Hindi siya totally bago na inisyo sa akin. Pero yung ano niya, bago na yung ano niya, yung parang third generation na. Na next gen. Yan o. Yan o. Yung dashboard niya ganyan na. Yan pala yung kasabayan kong isa. Yung yeah. Yung kasabayan ko. Nagpalit siya ng truck eh. Ginamit niya yung truck na yon. Ay ginamit niya yung truck na yon kasi mabilis yun eh. Ino-overtake niya ako kahit naka 104 ako, na-overtake niya ako. Pero okay na ako dito kahit mabagal siya. Yan niya pala yung cellphone na inisyo sa akin. Yan yung cellphone, Samsung. Yan yung cellphone. Oh. Ayan nga pala yung building namin guys, ang ganda no, haba oh. Kita nyo. Ang ganda, ang haba yan, tapos hanggang dito sa highway. Rosinu, let's go! Papunta tayo ngayon sa Medicine Hat. Ngayong gabi, magdamag to ang biyahe natin. Umaga hanggang gabi itong biyahe natin. Kaya pala yung trailer natin. Usually, nakakabalik nga pala ako guys ng mga alas 5 ng umaga. Then magdi-diesel ako alas 6 ng umaga. Sakto yun, nasa bahay na. Yun. So yun guys, nandito na tayo sa destination natin. Nasa Red Cliff tayo. Lagpas lang na Medicine Hat ng kaunti. Yan, no? Dito nga pala yung isang yard ng Rosino. Yan. Nandun. Medyo madilim lang guys. Ayan. Hiliko tayo dyan. Yan, no? Yan, yan yung yard. Diyan tayo magdadrop ng ating trailer. Isang truck yun. Isang truck na umok. Ito nga pala yung tagabantay. Good morning, sir. B-box, so put it in lineup so he can get okay. To it. Okay, sir. Okay, perfect. And yours is in behind the shop. Okay, sir. Thank you. Right on. Yeah. Yung, ito pala ang B-box pala tong trailer na gamit ko. Kaya ipapark ko siya ng maayos para ma-line up siya ng ano, ng ibang driver. Kasi ang hook na ito, mga ano eh, tawag dito, yung mga LCB. Yan. Kaya ipapark natin siya ng maayos. Sakto dun siguro. Dito sa Rosino, parang tayo dito makakasa tayo ng atrasan. Atrasan dito. Sa Daki, parang everyday. Everyday yata ako nag-atras sa Daki. Eh ngayon, dahil papunta to ng Red Deer, kaya hindi naman na hindi ko natras sa docking area at saka flat deck ko. Okay. Meron na rin nga pala akong trailer na i-hook pabalik. So yun guys, ito na pala yung ating load. Bali, ang total lang ng load natin is 7,000 pounds yan o. Moving strong. 52 pieces of appliances. Yan, papuntang Regina yan.
Okay guys, naihuk ko na. Ito nga pala yung trailer na ano ko, loaded na siya. Yan, niloadan na to. Kaya ngayon, i-check na lang natin yung mga gulong. Yan mga karga ko. Upuan, plaster, dryer. Okay naman. Lamesa. Yan, upuan. Mga fragile, oh. Kasi dinugunan na, oh. Yan. Yan, itong pintuan na to, laging itataas to. Baka mamaya, eh, may mag-lock sa inyo. Yari kayo. Iyak talaga kayo. Hindi kayo makalabas. Dapat lagi kayo may dalang tawag dito. Cellphone. Kung in case na lock kayo sa loob. All goods lang. May mga trailer. Oh. Dami. And yun yung LCB na isa. Lumabas na. LCB, pakalga rin naman yan. Okay naman. Okay naman. Lahat ng ilaw natin ay okay. Yan, titignan nyo yung lock na yan ako naka-engage siya. Kung hindi, mag-a-adjust automatic yan. So yun guys, dito nga pala ako kumukuha ng tubig. Eh no, LCB oh, sarap i-drive niya no. Ganyan kahaba oh. Soon, maida-drive din natin to. Grabe, aba oh. Pang angas oh. Grabe oh. Grabe, haba niya no. Eh, angas. Ang haba. Soon, maida-drive din natin yan. Ganyan kahaba. Habang nagpe-pray trip ako doon, naka-on duty ako. Kuha mo na akong tubig. Sakto pag kuha ko ng tubig, aalis na ako. After na ito. Hindi ko nalilinisin siguro yung windshield ko kasi medyo malinis pa. Yung mafa, ano kasi, magamugamo. Napakabait nun yung tao na tumutulong sa amin. Hindi naman niya trabaho yun. Ang trabaho lang niya, mag-unload, mag-load, mag-forklift. Pero siya ang nagba-backup dito. Siya din yung nagpuputol ng trailer. Siya ang nagbubukas ng door trailer mo. Then, siya din ang nagbababa ng airbag. Sobrang bait nun. Meron siyang kapalitan eh. Yung kapalitan niya hindi ganun. Kaya, astig lang. Salute dun sa matanda. Yung mabait yun. Tapos, kapag dumating ka, talagang tumatakbo siya. Tumatakbo siya kasi, yung papel ibibigay sa'yo. Pagpasok. Ayun no, siya yung nag-unhook dun. Tinutulungan niya yung driver. Tinutulungan niya magbukas ng pinto. Kaya, salute dun sa matandang yun. 40 years na daw siya dito sa Rosino eh, nagtatrabaho. Grabe, tagal na nun ha. Kailangan mo na mag-retard. Tagal na nagpapakahirap, tanda na yun eh. Yung isang kapalitan niya, pagdating dito, pupunta mo pa sa office para kunin yung papel. Sa kanya, hindi mo na kailangan puntahan eh. Talagang ibibigay niya. Tapos ipapapark niya lang sa'yo, pag hindi, park mo doon. Tapos yung trailer mo, okay na. Siya din nagpapark ng trailer. Kunyari, ilolodan niya. Ilolodan niya dyan sa docking area. Pag nilodan niya, siya din magpapark doon sa parkingan. Galing nga eh. Ah, naku ako. Wala akong tubig eh. Dito lang kumuha eh. Siya ang taga-tanggal ng trailer. Pero kami taga-park. Pero pag LCB ang gamit mo, ikaw yung taga ano doon, taga siya din yung taga putol, tapos siya mag-hook sa isang, siya mag-hook sa converter, tapos siya mag-hook sa B-box, sa B-train, sa pop trailer para i-park niya naman doon sa parking niya. Pati yung converter siya nagpa-park. So yun guys, ito nga pala yung driver license CR niya yung office. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa supportan nyo. Sana tuloy-tuloy na to. Let's go. Ayan si, ano, si Lolo. Pinhook niya yung B-box. Ay, yung converter pala. Siya magpapark ng converter. Sir, thank you sir. Yes sir. Ayan, i-hook niya rin tong trailer na to. Ganito yung truck na gamit ko.